Bonjour guys! Bienvenue à Paris! Welcome to my vlog, Lander in Paris. Okay guys, isi-share ko lang po yung naging experience ko dito sa Paris, France. So, dumating po ako dito noong August 21, 2021, last year. So, una-una guys, pag dumating kayo dito sa Paris, kailangan need natin bumili ng SIM card para magkaroon tayo ng number dito sa Paris, para if in case na may mga amo, may bibigay tayo ng contact. Okay? Saka, isa pa guys, need natin mag-download ng apps na Bonjour RATP and City Mapper. So, kasi minsan po yung mga amo, yung mga employer natin dito, magbibigay po yan ng address. So, doon po natin itatype yung address nila sa Bonjour RATP or City Mapper, kasi yung apps na yon, sila po yung magbibigay ng way na kung saan mas mapadali yung para mapuntahan yung bahay ng amo. Okay, so saka isa pa guys, dapat marunong tayo gumamit ng Google, kasi sa totoo lang guys, dun sa Poland hindi ko po siya na-apply ang Google, talagang hindi ako marunong mag-Google. So nung nandirito ako sa Paris, may naging amo. First work ko, naging amo ko ay Pilipino, kapwa Pilipino. So sila po yung nagturo sa akin kung paano gumamit ng Google. So ayun na nga, dapat pala pag-aralan natin kung paano mag-Google. Kasi ako naman kasi hindi ako computer literate. So talagang ayun nga, hindi talaga ako marunong mag-Google. So yun po yung nagturo sa akin, yung employer ko dito na Pilipino, kung paano mag-Google. So ayun, and then nung mga 1 week ako dito guys, nahihirapan ako kasi yun nga, yung language barrier na naman ang problema dito sa Paris. Kasi dito bira lang din marunong mag-English, pwera lang sa mga galing ibang country na marunong mag-English. So ayun, so talagang yun yung problema. And then yun na nga, 1 week pa lang, parang sabi ko surrender na ako dito kasi hindi nga ako marunong gumamit ng Google. So sabi ko, gusto ko nang bumalik ng Poland. So mahirap ang buhay dito. So ayun, habang nag-aantay, naghihintay ng trabaho, nag-post ako na nandito ako ngayon, nandito ako sa Paris. Nakita ng auntie ko dun sa Kuwait na nandirito ako sa Paris. So ayun, minessage niya ako, sabi niya, nandiyan po yung kamag-anak natin, dalawa nating tiyahin. So kontakin mo sila, baka matulungan kanila sa work. So ayun guys, nakinontak ko yung dalawa kong auntie for the first time ko sila na-meet dito sa Paris, kasi talagang hindi ko talaga sila kilala. So ayun, kinontak ko nga sila at nabigyan din ako ng trabaho. So may dalawang tiyahin pala ako na nandirito sa Paris. So matagal na po sila dito, 25 years and 8 years yung dalawa kong tita, auntie. So yun po yun guys, na mahirap din kasi actually yung trabaho dito sa Paris compared to Poland, ang trabaho po kasi sa Poland is more on factory worker. So dito sa Paris, ang magiging trabaho po dito ay syempre maglilinis ka ng bahay, or hotel, Airbnb, or yung tinatawag lang sortie école, yung maghahatid ka ng bata or magsusundo ng bata sa school. So yun po yung mga ibang work dito. Or minsan naman pwede rin po sa mga restaurant kung may mga papers ka, or yung tinatawag na TRC, yung temporary residence card from Poland. So yun po yung requirements na maka-apply ka sa mga restaurant. So ayun po guys, so dito po sa Paris kailangan masipag po tayo, sipag at tiyaga. Huwag po tayo mag-inarte kasi syempre yung mga trabaho dito, maglilinis ka ng bahay, eh, syempre yung maglilinis ka ng CR, mga comfort room. So yun po yung mga trabaho dito na nandirito sa Paris. So malaki po yung pagkakaiba ng nasa Poland na trabaho, kasi dito talagang sobrang sa una pa lang nangangapa ka, talagang mangangapa ka kasi syempre hindi mo paggamay kung ano yung gagawin mo. So yun, so katagalan naman guys, pag talagang nagtsatsaga ka, matsaga ka talaga, mabubuhay ka dito sa Paris. Kasi i-compare mo naman sa Poland, mas malaki yung sahod dito compare sa Poland. So ayun guys, basta sipag at tiyaga lang dito sa Paris, mabubuhay ka talaga.
So yun lang guys yung ano talaga dito. Mahirap yun ngayon, sinabi ko nga yung language barrier. And then syempre guys yung mga ano dito kailangan ma-adapt mo yung kultura nila dito, yung French, kasi French po yung mga tao na nandirito. So yun, so kailangan sumunod ka sa mga rules and regulations nila. So yun, yun po yung naging experience ko dito sa Paris guys. So sa una lang po yan na talagang mahirap, pero pag nagtagal, ika nga, yun nga, sipag at tiyaga lang, ika nga may nilaga, diba? So yun guys yung naging experience ko dito sa Paris. So sa ngayon guys, unong una po, nung dumating ako dito, bed spacer. So bed spacer dito is pinakamababa po na po yung 250 euro a month. Pero nung within 6 months from August to February, naka bed spacer ako dati. So nung kaya ko nang kumbaga magsarili ng bahay, ayun, kumuha po ako ng bahay. So nasa 560 euro po siya. So nasa 11 mid-carry. Kasi po yung mga bahay dito guys, maliliit lang. Hindi kagaya sa Poland or another or ibang countries, malalaki yung bahay nila. Dito maliliit lang talaga. Sa 560 mo na euro, ang bahay mo lang is nasa 11 mid-carry. So yun, so kung kaya mo namang bayaran guys yung pag-upa mo ng bahay, so why not naman, di ba? Para ika nga, kasi sa French may tinatawag silang tranquil, para mapanatag yung, kumbaga, yung pag-iisip mo, wala ka na problemahin, na parang kumbaga gusto mo na mapag-isa. So yun yung ano natin dito guys. So sa trabaho guys, kailangan lang nating magtiyaga. So yun talaga yung reality na trabaho dito sa Paris ay ang maglilinis ka ng bahay, maglilinis ka ng CR, ganun guys, maglinis ng hotel or Airbnb, ganun. So yun lang po yung mga alam ko na naging work ko dito, yung mga experience. Saka ito pa guys, isi-share ko sa inyo yung dito sa guys, maraming mapupuntahan na lugar, maraming mga views na mga magaganda, at may mga nagpapa-tour din po dito, yung mga for example papuntang Italy, Spain, another country, pwede po yun, Belgium. So kumbaga, ika nga, hindi lang puro trabaho lang isipin natin, kumbaga mag-enjoy din tayo sa syempre para sa sarili natin, hindi yung puro trabaho lang. So maraming mga galaan dito guys, and then may tinatawag din po sila dito na bulon, yung Bois de Boulogne. May mga Pilipino, kapwa Pilipino po naman nagtitinda doon. So tapos po, minsan nakikita-kita yung mga kapwa Pilipino nandoon. So ayun, yung magkakaibigan. So lahat po ng klase ng mga pagkain na Pilipino, makikita po yun sa Bulon. So yun lang po guys, yung i-share ko sa inyo yung naging experience ko dito sa Paris, France. So sana mag-subscribe kayo sa vlog ko na to, likes and comments guys. So salamat po sa panonood, thank you for watching guys, bye.